Kapag tumatanda na tayo ay mas nagugustuhan natin ang pagkakaroon ng privacy. Kaya nga marami sa atin ang mas gusto na meron silang sariling silid-tulugan. May iba pa nga na hindi komportable kapag meron silang kasama sa iisang silid. Ngunit paano kung mag-isa ka na nga lang sa iyong silid ngunit meron ka namang kasama na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata? Nanaisin mo bang mag-isa kapag napunta ka sa ganong sitwasyon? Dear Papa Dudut, bata pa lamang ako ay hindi na ako matatakutin sa mga multo at mga elemento. Lumaki ako sa probinsya at nasanay na ako sa mga kwentong aswang. Ngunit isang pangyayari sa buhay ko ang talagang nagbigay ng takot sa akin. Bago ko simulan ang aking kwento ay hayaan niyo po muna akong magpakilala. Ako si Stella, 28 years old at nagwa-work sa isang BPO company. Ang tinutukoy kong pangyayari sa buhay ko ay nangyari lamang this year. Kagaya ng sinasabi ko ay hindi ako matatakotin, Papa Dudut. Noong bata pa ako ay ako ang palaging inuutusan ng nanay ko na bumili sa tindahan kapag gabi na. Yung iba kasing kapatid ko ay natatakot na lumabas kapag madilim na dahil merong kumakalat na chismis noon sa aming lugar na meron daw manananggal doon na nangunguha ng bata. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa aswang, multo at mga elemento kaya wala akong takot. Hindi pa kasi ako nakakakita ng ganoon kaya wala akong ideya kung ano ang itsura nila at kung dapat ba talaga silang katakutan. Nadala ko ang ganong ugali ko hanggang sa ako ay mag high school. May kwento na meron daw nagpapakitang estudyanteng babae sa TLE building at nang i-dare ako ng mga kaklase ko na magpunta na mag-isa sa building ay ginawa ko ng walang takot yon. Wala naman akong nakitang multo o kahit na ano. Undergraduate ako sa college, Papa Dudut. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral para mag-give way sa iba kong kapatid. Pangalawa kasi ako sa apat na magkakapatid at ng time na yon ay patapos na sa college ang aming panganay. Kinausap ako ng nanay at tatay ko na baka pwede ako mag-stop muna para makapag-focus sila sa pag-aaral ng panganay kong kapatid. Alam ko na hindi kami mayaman at naiintindihan ko kung bakit humantong sa ganong desisyon ang mga magulang ko. Pumayag ako na mag-stop muna sa pag-aaral at nangako sina nanay at tatay na once na makapagtapos na ang ate ko, ay ako naman ang pagtatapusin nila sa college. Nasa hustong edad na ako ng time na yon para magtrabaho kaya hindi ako nagdalawang isip na magtrabaho. Paraan ko na rin yon para makatulong sa gastusin sa bahay kesa naman sa nakatambay lamang ako, Papa Dudut. Ang una kong trabaho ay nagbantay ako ng isang internet shop sa aming lugar. Pero hindi rin ako nagtagal doon kasi naliliitan ako sa sahod. Kaya naghanap ako sa bayan ng ibang trabaho at naging sales lady naman ako sa isang tindahan ng sapatos. Nang makapagtapos na ang panganay kong kapatid ay tinanong ako ng mga magulang ko kung handa na ba akong bumalik sa pag-aaral. Ang sabi ko sa kanila ay huwag na muna dahil nagustuhan ko na ang pagtatrabaho kasi kumikita na ako noon ng pera. Totoo nga yata yung sinasabi ng iba na once na nagtrabaho ka na at naranasan mo na ang kuminta ng pera ay tatama rin ka nang bumalik sa pag-aaral. Alam kong mali yon dahil sobrang importante ng edukasyon. Pero yon ang naging desisyon ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Okay naman ang sahod ko sa pagiging sales lady pero nangangarap pa rin ako ng trabaho na may maayos na kita. Mabuti na lamang at nakausap ko ang kaibigan kong si Jeneline nang minsan siyang umuwi sa aming probinsya. Kababata ko siya at kapitbahay namin. Siyang palagi kong kalaro noong mga bata pa lamang kami ng mga manika. Nagkakakwentuhan kaming dalawa at nasabi ko sa kanya na gusto kong lumipat ng trabaho.
Doon na niya sinabi na merong hiring sa pinagtatrabahuhan niyang BPO company at pwede ko siyang maging backer. Fast learner naman daw ako at mahusay sa pagsasalita ng English, kaya sigurado raw siya na matatanggap ako. Pinag-isipan ko muna ang bagay na yon, Papa Dudut. Feeling ko kasi ay hindi ko pa kayang malayo sa pamilya ko, pero natutokso ako mag-apply sa pinagtatrabahuhan ni Jeneline dahil hindi hamak na mas malaki ang sahod doon kesa sa pagiging sales lady ko. Humingi na rin ako ng tulong sa mga magulang ko sa pagdidesisyon at ang sinabi nila ay kung sa tingin ko ay mas uunlad ako sa trabaho na yon, ay kailangan ko magsakripisyo na malayo sa kanila. Hanggang sa nakapag-decide na nga akong tanggapin ang offer ni Jeneline, Papa Dudut. Natuwa siya sa naging desisyon ko at inasikaso ko na kaagad ang lahat ng requirements sa gagawin kong pag-a-apply sa trabaho. Lumuwas na kaagad ako at nagawa ko namang ipasa ang lahat ng exams at interviews. Grabe ang saya ko nang matanggap ako at syempre hindi ko nakalimutan na magpasalamat kay Jeneline sa lahat ng tulong na ginawa niya sa akin. At dahil sa kailangan ko nang matutuluyan, ay nag-offer si Jeneline na doon na lamang sa apartment niya tumira para mas makatipid ako. Saka para mas safe daw ako kasi magkakakilala naman kami. Pumayag ako sa bagay na yon lalo na at wala pa akong alam sa Maynila. Mas okay nakakilala ko ang makakasama ko sa bahay. Agad din akong lumipat sa apartment ni Jeneline. Meron siyang isang kwarto na may dalawang kama. May kasama kasi si Jeneline doon, nakatrabaho din namin na isang babae na ang pangalan ay Alma. Kaya sasahig muna ako natulog pero meron naman akong latag na kutsyon. Huwag ka mag-alala, Stella. In 2 weeks ay ikaw na ang gagamit ng kama ko kasi aalis na ako rito. Uuwi na kasi ako ng province namin, sabi sa akin ni Alma. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Kung kailan medyo close na tayo ay saka ka naman aalis, ang sabi ko. Kailangan na kasi ako ng anak ko dun. Pero pwede naman tayong mag-chat. Saka kapag may pagkakataon ay bibistahin ko pa rin kayo dito ni Jeneline, ang wika pa ni Alma. Makalipas ang 2 linggo ay umalis na sa apartment si Alma. Kaya hindi na ako sasahig at tutulog kundi sa higaan na dati niyang tinutulugan. Naging okay naman kami ni Jeneline lalo na pagdating sa hatian ng mga gastos. Hindi namin naging problema ang bagay na yon dahil sa hindi kami nag-iisipan. Pagkatapos ng 1 taon ay napromote ako sa mas mataas na posisyon. At natuwa ako kasi lumaki rin ang sahod ko. Bukod sa nakapagpapadala ako monthly sa amin ay nabibili ko rin kahit papaano ang gusto ko. Si Jeneline naman ay lumipat ng ibang trabaho na magkaroon siya ng boyfriend. Yung trabaho niya ay malapit sa pinagtatrabahuhan ng kanyang boyfriend, Papa Dudut. Baka naman iwanan mo ko rito sa apartment at doon ka na tumira sa bahay ng jowa mo, ha? Pabiro kong sabi kay Jeneline. Gaga, hindi ko gagawin yun. Hindi kita iiwanan dito sa apartment natin. Saka ayoko na magkasama kami noon sa isang bahay at baka mabuntis ako nang wala sa oras. Alam mo na, hindi pa ito ang time para mabuntis ako kasi nag-aaral pa ang 2 kong kapatid sa college. Ang turan pa ni Jeneline. Promise mo yan sa akin, ha? Sambit ko. Oo, promise. Kahit mamatay pa ako ay nandito pa rin ako sa apartment as a ghost. Pabiru pa ang sabi niya sa akin. Kilala ko si Jeneline bilang isang masayahing tao kaya nga marami siyang kaibigan dahil sa katangian niya na yon. Hindi ko siya nakikitaan ng kahinaan kasi palagi lamang siyang masaya. Sa mahigit 1 taon naming magkasama sa isang apartment ay hindi siya nag-open sa akin ng kahit na anong problema. Hindi ko siya nakikitaan ng kahinaan kasi palagi lamang siyang masaya. Sa mahigit 1 taon naming magkasama sa isang apartment ay hindi siya nag-open sa akin ng kahit na anong mga problema. Hindi kagaya ko na palagi naglalabas ng sama ng loob sa kanya tungkol sa aking work, mga katrabaho at kung minsan ay family problems. Kaya yon ang kinainggit ko kay Jeneline. Yung strong siyang babae. Lahat ay kaya niyang dalhin at lahat ay kaya niyang tawanan na lamang kesa sa problemahin.
Kaya naman laking pagtataka ko nang isang araw ay napansin ko na tahimik siya. Palagi siyang nasa kwarto at walang ganang kumain. Hindi ako sanay na ganoon ang aking kaibigan, kaya naman kinausap ko siya. Jen, napapansin ko na parang ang lungkot mo nitong mga nakalipas na araw. Meron ka bang problema? Pwede kang mag-open sa akin, ang sabi ko kay Jeneline. Problema? Wala, nakakapagod lang sa work ngayon, tugon niya. Pero okay ka lang ba? Tanong ko. Oo naman, okay na okay ako. Huwag mo akong pansinin, sabi pa niya sabay ngiti sa akin. Dahil sa sinabi ni Jeneline na okay lamang siya ay naging kampante na ako kahit papaano. Siguro nga ay pagod lamang siya sa trabaho kaya ganon ang naging kilos niya. Pero sa paglipas ng mga araw ay nanatiling ganon si Jeneline, Papa Dudut. May mga pagkakataon na namamaga ang mga mata niya na parang galing siya sa pag-iyak. Gusto ko sana siyang tanungin kung meron ba talaga siyang problema pero nahiya na ako. Baka kasi masabihan ako na makulit. Inisip ko rin na strong si Jeneline at kung meron man itong problema ay kaya nito yon. Kahit na hindi ko siya tulungan o kausapin man lang. Inayaan ko na lamang si Jeneline kahit palagi kong napapansin na meron siyang dinadalang problema, Papa Dudut. Iniisip ko na kaya niya yon at malalampasan niya isang araw. Saka naging kampante din ako na kung hindi na talaga niya kaya ay siya mismo ang lalapit sa akin upang humingi ng tulong. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang malaman ko mula kay Jeneline na nag-resign na siya sa kanyang trabaho at nag-a-apply na ulit siya sa ibang company. Nagtaka ako kasi sa pagkakaalam ko ay kaya siya umalis sa company kung saan ako nagtatrabaho ay upang mapalapit siya sa boyfriend niya na mahal na mahal niya. Jen, bakit ka pala lilipat ng work? Eh di mapapalayo ka yan sa jowa mo? Tanong ko sa aking kaibigan. Okay lang. Wala naman na kami eh, last month pa. Parang wala lang nasagot ni Jeneline. Seryoso ka ba? Kaya ka ba malungkot nitong mga nakaraang araw? Malungkot kong tanong sa kanya. Oo, pero huwag kang mag-alala kasi okay na ako ngayon. Naka-move on na ako sa kanya, ang wika ni Jeneline. Hindi ko na inungkad pa ang reason ng breakup ni Jeneline at ng ex-boyfriend niya. At bakit malungkot ulit siya. Mabilis naman siyang nakahanap ng bagong trabaho at simula noon ay bumalik na ang dating Jeneline na masayahin at hindi kakikitaan ng problema. Napansin ko rin na naging madalas ang paglabas niya kasama ang mga katrabaho niya. Nayaan ko na lamang siya at baka paraan niya yon para maglibang at hindi na maalala pa ang kanyang ex. May mga pagkakataon din na isinasama ako ni Jeneline sa mga lakad niya pero tumatanggi ako. Bukod kasi na para sa akin ay gastos lamang yon, ay hindi rin naman talaga ako mahilig lumabas at magpunta sa mga bar para maglasing, Papa Dudut. Dahil sa nakita ko na tumatawa at ngumingiti na ulit si Jeneline, ay inisip ko na okay na talaga siya at hindi ko na siya kailangan pang kulitin kung meron ba siyang problema. Inassume kong okay na talaga siya, Papa Dudut. Isang gabi ay hindi umuwi si Jeneline sa apartment. Medyo nag-worry ako kasi kapag may lakad siya ay nagpapaalam siya sa akin palagi. Pero iba ng gabing yon. Wala siyang chat or text sa akin kung nasaan siya. Kinabukasan na hindi pa rin umuwi si Jeneline. Tinawagan ko siya pero hindi ko siya makontakt. Nag-worry na ako sa kaibigan ko nang sumunod na gabi ay hindi pa rin siya umuwi. Dalawang araw nang hindi umuwi ang kaibigan ko sa apartment at doon ako nagpunta sa pinagtatrabahuhan niya at nagtanong ako sa mga katrabaho niya roon. May nakapagsabi sa akin na nag-leave si Jeneline ng tatlong araw. Nang time na yun ay parang gusto ko na bang report sa mga pulis dahil iba na ang pakiramdam ko. Feeling ko ay may masamang nangyari sa kaibigan ko, Papa Dudut. Kung kailan desidido na ako mag-report sa mga pulis na nawawala ang kaibigan ko ay saka naman umuwi si Jeneline sa apartment. Pag-uwi ko mula sa trabaho ay nagulat na lamang ako nang madatnang ko doon si Jeneline, Papa Dudut. Kahit paano ay nawala ang aking pag-aalala sa kanya.
Yun nga lang ay napansin ko na para siyang pagod na pagod at nangihina. Saan ka ba galing, Jen? Dalawang araw ka nang hindi umuwi at hindi mo man lang sinabi sa akin kung nasaan ka. Ang nag-aalala kong sabi sa kaibigan ko. Nag-me time lang ako. Nagpunta ako sa isang beach resort nang ako lang. Sorry kung hindi ko na nasabi sa iyo ha kasi biglaan ng lahat. Bigla ko na lang naisip na gusto ko mapag-isa. Tugon pa ni Jeneline. Kahit na sa susunod ay magsasabi ka sa akin kung nasan ka. Muntik na ako magpunta sa mga pulis kasi akala ko ay wala ka. Wika ko. Pasensya ka na kung napag-alala kita ha, Stella. Hayaan mo at sa susunod ay magsasabi na ako sa iyo. Kapag mawawala ako, sambit ni Jeneline na parang makahulugan. Kinabukasan ay hindi pa rin nakapasok si Jeneline sa trabaho dahil nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Gusto ko nga sanang umabsent sa trabaho para mabantayan siya pero ayaw niyang pumayag. Sayang daw ang isang araw na wala akong sasahurin ng dahil lang sa kanya. Aniya ay kaya naman daw niya. Kaya kahit napipilitan ay pumasok pa rin ako sa aking trabaho. Tumagal ng halos 3 araw ang lagnat ni Jeneline bago siya gumaling. Naging masaya ako kasi nagtuloy-tuloy na ang pagiging masayahin niya kaya nakampanti ako na okay talaga siya at wala na akong dapat na ipag-alala pa sa aking kaibigan. Nang magkaroon ng long weekend ay sinamantala ko yon para makauwi sa aming probinsya. Inaya ko si Jeneline kung gusto niyang sumabay sa akin pero aniya ay meron siyang ibang lakad. Bago ako umalis ay mahigpit akong niyakap ni Jeneline at sinabi niya na mag-ingat ako palagi. Nagpasalamat din siya sa akin sa matagal na friendship naming dalawa. Medyo nagtaka ako sa ikinilos at sinabi ni Jeneline pero dahil sa naghahabol ako ng last trip ng bus ay hindi ko na siya nakausap kung bakit ganon ang mga sinabi niya bago ako umalis. Ang sabi ko na lamang sa sarili ko ay saka ko kakausapin si Jeneline kapag nakabalik ako sa apartment naming dalawa. Wala akong kalamalam na yun na pala ang huling beses na makikita kong buhay si Jeneline. Kung alam ko lang sana ay hindi na ako umalis at hindi ko pinagwalang bahala ang kakaibang napansin ko sa aking kaibigan bago ako umalis. Huling araw ko na sa aming probinsya nang biglang tumawag sa akin ang aming landlady at sinasabi niya na natagpuan nila si Jeneline na nakabigti sa aming apartment. Wala na itong buhay nang makita nila. Magbibigay raw sana siya ng pagkain kay Jeneline dahil sa birthday ng anak ng aming landlady. Alam niya na nasa loob ng apartment ang kaibigan ko kaya kinatok niya ito. Nang walang nagbukas ay kinabahan na ang aming landlady kaya ginamit na nito ang duplicate key at doon na niya nakita si Jeneline na patay na. Grabe ang iniyak ko ng time na yon, Papa Dudut. Mas lalo pang mahirap sa akin dahil ako pa ang nagsabi ng masakit na balita sa pamilya ni Jeneline. Wala namang foul play at may sulat pang iniwan si Jeneline bago niya kitlin ang sariling buhay. Nakalagay sa sulat sa pagod na siyang magpanggap na masaya. Ang dahilan niya kung bakit niya yon ginawa ay dahil sa pakikipag-break ng boyfriend niya pagkatapos ay nalaman niyang buntis siya. Nang sabihin niya sa ex niya na buntis siya ay nagalit pa ito sa kanya at sinabihan siya na ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Magulo ang isipan ni Jeneline at nagawa niyang alisin ang bata na kanyang ipinagbubuntis. Hindi na raw kinaya ng konsensya ni Jeneline ang ginawa nitong pagpatay sa sariling anak kaya mas pinili nitong wakasan ang kanyang buhay. 2 gabi lang na ibinurol si Jeneline sa bahay nila at pagkatapos ay nilibing kaagad. Kahit gusto ko pang ipagluksa ang pagkawala ng kaibigan ko ay hindi ko yon pwedeng gawin dahil kailangan kong magtrabaho para sa aking sarili at sa aking pamilya. Stella, hindi ka ba aalis sa apartment ninyo ni Jeneline? Hindi ba sabi nila ay nagiging malas ang isang lugar kapag may nagpakamatay doon? Ang nakababahalang sabi sa akin ng nanay ko bago ko umalis sa aming bahay. Hindi naman po siguro, Nay. Kaibigan ko naman po si Jen. Saka ang sabi sa akin ng landlady namin ay bababaan niya ang renta ko kasi alam niya na mag-isa na lamang ako doon. Ayaw niya rin kasi akong paalisin kasi may tiwala na siya sa akin. Tugon ko. Eh baka naman multuhin ka ni Jeneline doon.
ang sabi pa ni nanay. Parang hindi niyo naman ako kilala. Hindi ako takot sa multo, saka pinabless na yung unit na yon. Kaya sure ako na walang magmumulto sa akin doon. Hindi yun gagawin sa akin ng kaibigan ko, sambit ko. Nalungkot ako nang bumalik ako sa apartment, Papa Dudut, lalo na nang nakita ko ang bakanting higaan ni Jeneline. Nasanay na kasi ako na kapag umuwi ako ay makikita ko siya sa higaan niya na nagsiselfone o kaya ay nagbabasa ng pocketbooks. Wala na rin ang mga gamit niya roon, kinuha na ng pamilya niya. Pinilit kong magpatuloy sa buhay kahit araw-araw akong umiiyak dahil sa pagkawala ni Jeneline. Medyo sinisisi ko rin ang sarili ko sa mga nangyari. Iniisip ko kung kinakausap ko lang sana siya ay baka hindi yon mangyari. Naging kampante kasi ako porket nakikita ko na masaya siya. Akala ko ay okay na talaga siya pero ang totoo ay hindi pala, Papa Dudut. Hindi ko na naisipan na maghanap ng makakasama sa apartment. Kaya ko naman ang renta dahil bumaba na yon. Saka hindi ko rin kayang kumuha na makakasama roon na hindi ko naman masyadong kilala. Ang hirap nga lang masanay na wala na si Jeneline dahil siyang nagbibigay ng saya at ingay sa apartment na yon, Papa Dudut. Isang tanghali habang kumakain ako ay nakarinig ako ng iyak ng sanggol na mabilis din na nawala. Nagtaka ako kasi wala naman akong alam na merong nag-rent doon na merong baby o kaya ay nanganak. Kaya nang minsan kung makita ang aming landlady ay tinanong ko siya. Ate, meron po bang may baby sa mga tenant mo? May narinig kasi akong iyak ng baby kahapon, tanong ko sa landlady. Wala naman, baka sa labas lang. O nga pala Stella, hindi ka ba napapanglaw sa apartment mo? Hindi ba nagpaparamdam si Jeneline sa'yo? Tanong naman niya sa akin. Naku ate, kung sakali na magparamdam si Jen ay okay lang. Hindi naman ako matatakutin. Pero so far eh, wala naman akong nararamdaman na kakaiba, sagot ko. Mabuti naman kung ganun. Nagwo-worry rin ako sa iyo eh, ang sabi niya. Salamat ate, pero feeling ko ay hindi magpaparamdam si Jen kasi napabless mo na ang unit, sambit ko. Hindi ko na binigyan pa ng pansin ang iyak ng sanggol na aking narinig. Minsan na wala akong pasok sa trabaho ko ay napansin ko na medyo makalat na ang mga gamit ko sa kwarto. Inayos ko mga yon at ang iba kong gamit ay nilagay ko sa bakanting higaan na dating kama ni Jeneline para mas maging maluwag ang aking kwarto. Kinabukasan ng umaga pagkagising ko ay nagtaka ako kasi nasa sahig na ang lahat ng gamit na nilagay ko sa bakanting higaan. Hindi ko matandaan na ibinaba ko yon, Papa Dudut. Pero dahil sa nagmamadali na ako sa pagpasok sa work ay hinayaan ko muna ang mga gamit ko na nakakalat sa may sahig. Nang makabalik na ako sa apartment mula sa trabaho ay saka ko inayos sa mga gamit sa sahig at nilagay ko ulit yon sa ibabaw ng bakanting higaan. Kinabukasan ng umaga ay nagtaka ako kasi nasa sahig na naman ang mga gamit ko. Doon na ako nakaramdam na may nangyayaring kakaiba. Agad kong naisip si Jen at baka ayaw niyang palagyan ng ibang gamit ang dati niyang higaan. Kaya hindi ko na binalik pa ang mga gamit ko sa higaan na yon. Naisip ko rin na baka naroon pa rin sa apartment ang kaluluwa ni Jeneline. Pero hindi naman ako natakot lalo na at kaibigan ko si Jeneline. Tiwala ko na wala siyang gagawin na masama sa akin. Dumating na nga ang pandemic. Nag-work from home ako at nagpasalamat ako kasi hindi ako nawala ng trabaho ng panahon na yon. Palagi na ako nasa loob ng apartment sa takot ko na makasagap ako ng virus sa labas. Lumalabas lamang ako kapag may kailangan na bilhin kaya mas dumadami ang oras ko na mag-isa ako sa aking apartment at sa panahon na yon ay mas tumindi pa ang pagpaparamdam ni Jeneline sa akin. Isang gabi nakahiga na ako sa aking kama. Nagsiselfone lamang ako kasi yon ang aking pampaantok. Patay na rin ang ilaw dahil hindi ako nakakatulog kapag maliwanag. Nung una ay wala akong nararamdamang kakaiba hanggang sa may malamig na hangin na parang yumakap sa akin na naging dahilan upang magtaasan ang balahibo ko. Hindi ko yon pinansin pero nagkaroon na ako ng ideya na baka si Jeneline yon at nagpaparamdam siya sa akin. Nagdasal ako sa aking isip pero hindi pa ako natatakot noon kasi hindi talaga ako matatakotin. Maya-maya ay nag-decide na akong ihinto ang paggamit ng cellphone nang makaramdam ako ng antok. Sa pagtulog ko ay bigla akong nalimpungatan.
Pagbukas ko ng aking mata ay napatingin ako sa bakanteng higaan na nasa tapat ko lamang at napabangon ako nang may nakita ko roon na babaeng nakahiga. Base sa bulto na nakita ko sa dilim ay masasabi ko na isa siyang babae. Tinakbo ko ang switch ng ilaw para buksan yon, pero nang mabuksan ko ang ilaw ay wala naman akong nakitang tao na nakahiga doon. Kinabahan ako kasi ang akala ko ay may ibang tao na nakapasok sa apartment ko. Jenny, ikaw ba yan? Please lang, huwag ka nang magparamdam sa akin. Kung gusto mo akong takutin, hindi mo ako matatakot. Alam mo naman na hindi ako matatakutin, hindi ba? Pabiro kong sabi kahit na hindi ako sure kung si Jenny rin ba ang nakita ko sa bakanting higaan. Hindi naman ako natakot sa nangyari na yon, Papa Dudut. Ang naisip ko ay pinaglalaruan lamang ako ni Jeneline at sinusubukan niya kung gaano ba ako katapang. Lalo na at kilala ko ang kaibigan ko na yon na mapaglaro noong siya ay nabubuhay pa. Ilang beses pa nga niya akong ginugulat noon kapag lalabas ako ng banyo, pero hindi siya nagtatagumpay. Nagulatin ako. Siguro naiisip niya na dahil multo na siya ay magagawa na niya akong takutin. Simula na mangyari yon ay naging kakaiba na ang pakiramdam ko sa apartment. Pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa. Feeling ko kapag nakaharap ako sa laptop at nagtatrabaho ay palaging may naglalakad sa likuran ko. Kapag lumilingon naman ako ay wala akong nakikita. Madalas din ako na mawala ng gamit. Kahit alam ko kung saan ko nilagay ang isang bagay ay bigla na lamang yung mawawala. Tapos mahahanap ko na sa ibang parte ng apartment. May mga pagkakataon din na bigla akong nalulungkot ng walang dahilan. Bumibigat ang pakiramdam ko, lalo na kapag wala akong ginagawa. Alam ko na si Jeneline ang dahilan ng lahat ng yon, Papa Dudut. Kaya naman bago ako matulog ay hindi ko nakakalimutan na ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Gusto ko rin naman na matahimik na siya at mapunta na siya sa dapat niyang puntahan. Hindi ko nga lang maintindihan kung bakit hanggang sa sandaling yon ay nararamdaman ko pa rin siya. Hindi ko alam kung may gusto ba siyang sabihin sa akin o kung ano. Isa sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa akin sa apartment na yon ay noong isang madaling araw habang nagtatrabaho ako ay biglang bumukas ng mabagal yung pinto sa aking kwarto. Pagkatapos ay meron akong narinig na yabag na mga paa na tila pumapasok sa loob ng kwarto. Alam kong si Jeneline yon, kaya hindi ako nakaramdam ng takot. Ang ginawa ko pa nga ay tumayo ako at dahan-dahan na naglakad papunta sa aking kwarto. That time ay naging kakaiba ang aking pakiramdam. Ang bigat at parang gusto kong umiyak na hindi ko ma-explain. Bigla ring lumalamig ang buong apartment na parang naka-aircon ako. Aminin ko na gusto kong makita si Jeneline at umaasa ako na kapag nakapunta na ako sa aking kwarto ay makikita ko roon ang kaluluwa ng aking namatay na kaibigan. At hindi nga ako nabigo, Papa Dudut. Pagpasok ko sa kwarto ay meron akong nakitang parang anino na nakaupo sa bakanting higaan na mabilis na tumayo at agad na nawala. Walang ano-ano'y bumuhos ang aking luha at napahagulhol sa pag-iyak. Panay ang tawag ko sa pangalan ni Jeneline kasi naniniwala ako na siya ang anino na aking nakikita ng madaling araw na yon. Hindi ako takot kundi lungkot ang aking nararamdaman. Alam ko kasi na kahit nagpapatuloy ako sa aking buhay ay hindi pa rin nawawala sa aking puso ang sakit sa pagkawala ng matalik kong kaibigan. Hanggang sa panahon na yon ay sinisisi ko pa rin ang aking sarili sa nangyari sa kanya. Pakaramdam ko nga ay habang buhay na yon naroon, Papa Dudut. Kinuha ko ang isang kandila na nakastock sa may kusina na gagamitin ko sana kung sakaling magkaroon ng brownout. Sinindihan ko yon sa ibabaw ng bakanting higaan, pero nilagay ko yon sa baso na may kaunting tubig at baka naman magkaroon ng sunog. Ipinagdasal ko muna ng saglit si Jeneline para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa bago ako muling bumalik sa aking pagtatrabaho. After noon ng aking shift ay natulog na ako. Sa aking pagtulog ay nagising naman ako dahil may narinig akong umiiyak na babae. Kinilabutan ako ng sobra ang lakas kasi ng iyak niya na para bang nagmumula yon sa isang tao. Nang bumalikwas ako
at napatingin sa bakanteng higaan ay nanlaki ang mga mata ko sa takot. At hindi ako nakagalaw ng ilang segundo nang may nakita kong bulto ng isang babae na nakabigti sa tapat ng bakanteng higaan. Sa kaunawang pagkakataon ay nakaramdam na ako ng takot, Papa Dudut. Umikit ako at nagdasal habang nanginginig ang aking buong katawan. Nang magmulat ulit ako ay nawala na ang iyak at ang nakita ko sa tapat ng bakanting higaan. Hindi ko alam pero naisip ko na tumatawa ang kaluluwa ni Jenelyn ng sandaling yon. Siguro ay ang saya-saya niya kasi nagawa niya akong matakot. Pero alam ko rin sa aking sarili na hindi ko na dapat gawing biro ang mga nangyayari sa akin. Dapat ay meron na akong gawin. Pero hindi ko naman alam kung ano ang mga hakbang na gagawin ko, Papa Dudut. Wala akong alam kung paano magpaalis ng kaluluwa sa isang lugar. Ayaw ko namang umasa sa maari kong mabasa sa internet dahil hindi ko rin alam kung tama ba ang aking mga mababasa. Halos gabi-gabi akong nagigising sa gitna ng aking pagtulog at madalas kapag napapatingin ako sa bakanting higaan ay parang may nakikita ako roon na isang babaeng nakahiga. Kapag ganoon ay takot na ang aking nararamdaman, bagaman at hindi naman yun sobrang takot. Natatakot ako kasi baka kung ano pa ang susunod na gawin ni Jenelyn. Natatakot ako na baka hindi naman pala yun ang kaibigan ko at ginagamit lang ng isang masamang nilalang kagaya ng demonyo ang anyo ng kaibigan ko upang takutin ako at guluhin ng aking pag-iisip. Isang umaga ay tumawag ang nanay ko sa akin para kumustahin ako. Nung una ay nag-aalinlangan pa ako na sabihin sa kanya ang nangyayari sa akin sa apartment kasi alam ko na magwo-worry lamang siya. Pero sa huli ay nanaig sa akin ang kagustuhan kong malaman kung paano ko mapapaalis ang kaluluwa ni Jenelyn sa apartment kasi parang ako naman ang hindi matahimik. Nay, may alam ka ba na kung paano magpaalis ng multo sa isang bahay? Tanong ko sa nanay ko. Wala siyempre. Ano bang tingin mo sa akin, isang espiritista? Teka, bakit mo pala naitanong? Kaninong bahay ang merong multo? Curious na tanong pa ni nanay. Dito po sa apartment, nay eh. Simula kasi nang nawala si Jenelyn ay palagi na siya nagpaparamdam dito sa apartment. Minsan pa nga ay nakikita ko siya na nakahiga doon sa dati niyang higaan. Sagot ko. Kagaya ng inaasahan ay labis na nag-alala ang nanay ko, Papa Dudut. Ang sabi pa niya ay umalis na ako sa apartment na yon at baka kung ano pa ang gawin ng kaluluwa ni Jenelyn sa akin. Pero pinaliwanag ko sa kanya na mahirap maghanap ng bagong apartment lalo na at nasa gitna pa kami ng pandemic. Saka hindi na ako makakakita ng ganung kamura na apartment sa panahon na yon. Kung hindi ka pwedeng umalis dyan ay mas maganda siguro kung itapon mo na yung dating higaan ni Jenelyn dyan. Baka kasi yun yung bagay na kinakapitan ng kaluluwa niya kasi pag mamay-ari niya yon, noon nabubuhay pa siya. Payo pa ni nanay. Ang akala ko po ba hindi kayo espiritista? Bakit alam ninyo ang ganyang bagay? Ang pabiro kong sabi. Eh may napanood kasi ako sa pelikula eh na kumakapit daw ang kaluluwa sa mga gamit niya. Maling mo naman gumana sa totoong buhay. Tura ng nanay ko. Pinag-isipan ko ang sinabi ng aking nanay, Papa Dudut, pero nang time na yon ay imposible pang maitapon ko ang higaan dahil masyado yung mabigat at hindi ko kakayanin na gawin yon nang ako lamang mag-isa. Natatakot naman ako na magpatulong sa iba dahil sa banta ng virus. Hindi nga ako nagpapapasok ng ibang tao sa aking apartment sa takot ko na makakuha ako ng virus. Kaya sa huli inalis ko ang payo ng nanay ko na itapon ang higaan na yon. Halos araw-araw pa rin na nagpaparamdam sa akin si Jenelyn. Medyo nasanay na nga ako at unti-unti nang nawala ang takot ko. Basta huwag lang ulit siyang magpapakita habang nakabitin sa kisame, ay okay lang sa akin, Papa Dudut. Ibang level na kasi yun at talagang kapag nakita ko ulit yon ay matatakot talaga ako. January ngayong taon ng 2022 ay tumawag sa akin ang kapatid ko at ang gusto niya ay magtrabaho sa Maynila. Nakiusap siya sa akin na baka pwedeng sa apartment ko siya magstay para mas makatipid siya. Dahil alam ko na mahal ang mga paupahan doon ay walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Maganda na rin yon para meron na akong makakasama na kilala ko talaga. Nang makapunta na ang kapatid kong si Sonia sa apartment ay sinabi ko
Ang gagamitin niyang tulugan ay ang higaan dati ni Jeneline, pero hindi ko sinabi sa kanya na higaan yon dati ng namatay kong kaibigan. Pero siya na mismo ang nagtanong sa akin. Ate, hindi ba? Kasama mo dati dito si Ate Jen? Yang higaan ba na yan ang higaan niya dati? Tanong pa ni Sonia. Oo, eh bakit mo na itanong? Wika ko. Parang nakakatakot kasi na humiga dyan, ate. Sagot pa ni Sonia. Naintindihan ko si Sonia kung bakit siya natatakot na gamitin ang higaan na yon, Papa Dudut. Nagsuggest pa siya na baka pwedeng magtabi na lamang kami sa higaan ko, pero ang sabi ko ay kasya naman kaming dalawa doon. Pero siksikan kaming dalawa. Kaya ang ginawa ko ay ako na lang ang gumamit sa higaan dati ni Jeneline at siya sa higaan ko. Sa unang beses kong matulog sa higaan na yon, na ilang taon din na bakante, ay may takot akong naramdaman. Iba pala ang pakiramdam na matulog ka sa isang higaan tapos alam mo na namatay ang dating gumamit noon, Papa Dudut. Ngunit laking pasalamat ko sa Diyos. Nawala akong naramdaman na kakaiba o nangyari sa akin na masama sa unang beses kong gamitin ang dating higaan ni Jeneline. Ngunit sa pangalawang gabi ko na natulog doon ay saka may nangyari sa akin. Habang natutulog ako ay may naramdaman ako na tumabi sa akin kasi sumikip yung kama. Maya-maya ay may yumakap sa akin na naging dahilan upang magtaasan ang aking balahibo. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil nang sinubukan kong gumising ay hindi ko maibukas ang aking mga mata. Yung alam kong gising na ako pero ang katawan ko ay hindi pa. Hindi ako makagalaw pero nakapagtataka na kahit nakapikit ako ay nakikita ko ang aking kapaligiran. Ang mas nakakatakot pa ay nakikita ko si Jeneline na nakayakap sa akin ng mahigpit. Pinilit kong magising ng tuluyan. Pinilit kong sumigaw para maalerto si Sonia kasi hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Mabuti na lamang at nagising ang kapatid ko kaya ginising niya ako. Nang magising ako ay para akong nakaalis sa bingit ng kamatayan. Ang sabi ng kapatid ko ay narinig niya akong umuungol kaya ginising niya ako. Baka raw kasi binabangungot ako, Papa Dudut. Ano ba kasing napanaginipan mo, ate? Ang nag-aalalang tanong ni Sonia. Si Jeneline, nakayakap siya sa akin. Pero ang kinakatakot ko talaga ay alam kong gising na ako pero hindi ako makagalaw. Tugon ko. Sleep paralysis yata ang nangyari sa iyo, ate. Nabasa ko sa internet na ganyan kapag nag-i-sleep paralysis. Mabuti na lang pala at nagising ako at baka kung ano na nangyari sa iyo. Sambit pa ni Sonia. Sa takot ko na baka maulit ang nangyari na yon sa akin ay nag-decide ako na magsiksika na lamang kami ni Sonia sa dati kong higaan. Mas okay na ang ganon kesa ma-experience ko ulit yon. Kasi pakaramdam ko ay papanaw na ako, Papa Dudut. Akala ko ay hindi na ako magigising pa. Ang ginawa na lang din namin ni Sonia ay pinagtulungan naming itayo sa may dingding ang higaan ni Jeneline dati. Naisip ko na kapag ganon, ang pwesto ng higaan ay hindi ko na makikita si Jeneline na nakahiga doon. Makalipas ang ilang araw matapos kong gawin yon, sa higaan ni Jeneline ay hindi na siya nagparamdam o nagpakita pa sa akin. Ang buong akala ko ay effective ang ginawa ko pero si Sonia naman ang nakaramdam kay Jeneline. Kagaya ko nung una ay nakakarinig siya ng iyak ng sanggol. Naikwento niya rin sa akin na may naririnig siyang naglalakad sa sala tuwing gabi at kung minsan ay parang palaging may nakatingin sa kanya. Hanggang isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog ng kapatid ko ay biglang bumagsak yung higaan na sinandal ko sa may dingding. Ang nakapagtataka ay hindi man lang yun nasira sa lakas ng pagkakabagsak noon. Tapos ay gawa pa yon sa kahoy. Noong ko lang nakitang umiyak ng sobra si Sonia sa sobrang takot. Ate, ayoko na rito. Umalis na tayo. Ang umiiyak na pakiusap pa ni Sonia. Ang kaligtasan ng kapatid ko ang sinalang-alang ko sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Masakit man na umalis ako sa apartment kung saan naroon ang alaala ni Jeneline. Ay naghanap na ako ng bagong apartment na lilipatan naming magkakapatid. Tinis na lang namin ang ilang araw na natitira namin sa apartment na yon at nang pwede na kaming umalis ay umalis na kami ni Sonia. Kaya naman na naming magbayad sa aming bagong apartment dahil nakahanap na ng trabaho ang kapatid ko.
Simula nang umalis kami sa dati kong apartment ay hindi na nagparamdam pa si Jeneline sa akin o kahit kay Sonia. Kaya na-realize ko na yon ang tamang gawin para matahimik na kami. Ngayon ay wala akong ibang hiling kundi ang katahimikan ni Jeneline. Sana ay hindi na niya gambalain pa ang kung sino man na bagong magre-rent sa apartment na yon at sana ay mapatawad niya ako. Noong sandali na binaliwala ko siya kahit nakaramdam na ako ng kailangan niya ng makakausap. Siyempre, unti-unti ko na rin pinapatawad ngayon ang sarili ko sa nangyari sa aking kaibigan. Alam ko kasi na kahit na hindi nagpaparamdam si Jeneline sa akin ay hindi pa rin ako matatahimik kung patuloy kong sisisihin ang aking sarili. Lubos na gumagalang Stella. Lahat tayo ay may dinadalang problema, mabigat o magaan man yan. Ay hindi tayo sigurado kung ano ang maaaring maging resulta ng mga problema sa ating pag-iisip. May ilan na kahit gaano kabigat ang kanilang problema ay nadadala pa rin nila nang maayos ang problema. Meron din na hindi na kinakaya kaya nakakaisip sila na hindi magagandang paraan upang ito ay matakasan. Kaya maganda rin na maging aware tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na sa mga miyembro ng ating pamilya at mga kaibigan. Hindi kabawasan sa atin na kumustahin sila paminsan-minsan. Ang taong may pinagdadaanan minsan ay hindi nila kailangan ng payo. Dahil mas kailangan nila ng isang tao na makikinig at makakaintindi sa kanila. Ang simpleng pakikinig ay malaki ang magagawa upang mailigtas ang buhay ng isang tao na gusto nang sumuko. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.